Kinailangang gumamit ng pushcart ni Alan dahil sa bigat ng dala niyang barya mula sa negosyo niyang Pisonet. Mula Caloocan, dumayo pa siya sa isang mall sa Ermita kung saan may coin deposit machine ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Iipon lang dahil gawa po na nagkaroon ng pandemic. Ngayon na meron na open na yung ganyan, yan na pwede nang i-deposit. Sa bangko po kasi ma'am, hinihingan pa ng account eh. Maliban po doon, binilang muna, bibilangan pa ulit tapos masyadong matagal pa ang proseso. Umabot ng mahigit 12,000 pesos ang baryang na deposito ni Alan. Pinipilahan ang coin deposit machine sa ilang malls sa Metro Manila. Sa unang buwan pa lang, umabot na ng 18 milyong piso ang halaga ng baryang nakolekta ng BSP. Ang halagang idinideposito sa makina ay maaaring i-credit sa e-wallet account o ma-convert bilang store vouchers. Sa yung barya, di ba, pag mabigat siya, tapos pag umuwi ka, iniiwan mo lang sa bahay, hindi mo na siya nilalabas dahil mabigat. Akala mo yung mga kapakalat-kalat lang na barya, may halaga pala. Pero paalala ng BSP, iwasan ang paglalagay ng sira at maruruming barya. Iwasan din ang paglalagay ng barya na may tape o nakabundle. At siguruhin ding hindi mapapasama ang ibang bagay tulad ng butones, tokens at magnet para hindi masira ang makina. Ayon sa BSP, nakakatulong ang mga makinang ito para masolusyonan ang artificial shortage ng barya dahil naibabalik ang mga ito sa sirkulasyon sa halip na nakaimbak lamang sa bahay. Dahil patok ang proyekto, inaasahang madadagdagan pa ang mga ito ng 15 pang makina sa Setyembre. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.